안녕하세요 여러분, 저는 아윈입니다. 안녕하세요 친구 스포트릭스. 비디오 가고인 natin is paano nga ba matakasan ang depression in just 5 easy steps. So, 친구, 가자! I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running. So, before ako mag-start, mga chinggo, is shoutout muna kay Asaya Joy De Ramos. So, shoutout sa'yo. So, bakit nga ba ito yung kinontent ko ngayon? Kasi gusto kong makatulong sa mga taong nade-depress ngayon kung ano ba dapat nilang gawin para makatakas sa depression. So, lahat ng mga sasabihin ko, mga chinggo, is based in my opinion and based on nalaman ko nung meron akong depression. And ito yung mga ginawa ko and sana makatulong ako. So, first step natin na dapat gawin is mag-pray tayo kay God. Kasi, si God lang yung makakausap natin if ever man na may depression tayo. And, siyempre, kailangan mo mag-pray kay God para mahingi ng guidance niya kung ano bang dapat mong gawin. Siyempre, dapat ganun. So, once na kinausap mo si God, is giginhawa yung pakiramdam mo. As in, sobrang ginhawa sa pakiramdam. Kaya kailangan natin gawin yun if may depression tayo. Ayun yung number one. Step two, ang dapat mong gawin is kalimutan yung problem kung saan nga ba nag-umpisa ang lahat. So, bakit kailangan kalimutan yung problem kung saan nag-umpisa ang lahat? Dahil, andun lahat ng pain kaya ka nagkaroon ng depression. So, once na nakalimutan mo na yun, yung pinakamasasakit lang na nangyari dun, is mag-feel better ka kasi, parang nabawasan yung sakit nung nadadrama mo kaya ka nagkaroon ng depression. So, kaya kailangan mo talagang kalimutan yung problem na yun kung saan nag-umpisa. So, step number 3 natin is mag-open up tayo sa mga tao. So, ayan yung rule na dapat natin talagang gawin pag may depression tayo. So, bakit tayo kailangan mag-open sa mga tao? Kasi doon pa lang nila malalaman na may ganun pala tayong sitwasyon. And pag nalaman na nila na may ganun tayong sitwasyon, is may help pa nila tayo na makaalis sa depression by saying na kumusta ka na, kaya mo yan. Is pag may depression ka, is sobrang helpful na nun pag may depression ka. Kasi parang nagkakaroon ka ng lakas na loob na makawala talaga sa depression. So, step number 4 is gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. So, ano nga ba yung matutulong ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Pag masaya ka, mga chinggo, is talagang makakalimutan mo yung mga problem mo. And ayun yung pinaka makakatulong sa'yo dahil, syempre, hindi mo naalala yung problem mo pag masaya ka. So, kailangan mong gawin is kailangan everyday ka masaya para hindi na pumapasok sa isip mo na meron kang depression, may problem ka, kaya kailangan mong maging masaya. So, step number 5 and last is kailangan nating maniwala sa sarili natin na kaya natin. So, ano matutulong ito? So, once na naniwala ka sa sarili mo na makakaalis ka sa depression, i-cheer up mo yung sarili mo. So, once na cheer up mo yung sarili mo, is malaking bagay na yon talaga pag may depression ka. Kasi, ayun talaga yung way pag cheer up lang yung way para makaalis ka sa depression. So, ano nga ba yung pwede natin gawin sa mga taong may depression? So, ang mga pwede natin gawin is pag-cheer up, pagsasabi sa kanila na kumusta ba sila, kasi talagang malaking bagay yon para sa mga taong may depression. So, ano nga ba yung nararamdaman ng may depression?
So, nararamdaman ng mga tao may depression is parang walang nag-aalala sa kanila, walang sumusuport sa kanila. So, ang masasabi ko lang sa inyo is mayroon nagsusuport sa inyo. And yun si God. And always trust lang kay God. And binigyan niya yung task na yun kasi gusto niya malaman kung makakaya mo ba yun. And thankful ako kasi nakaya ko yung task na yun. And kung kaya ko, syempre kaya niyo rin na makatakas sa depression. And yun lang yung mga easy step na pwede mong gawin para makatakas sa depression. So, I hope you like this video, mga chinggo. If ever man nakatulong ako sa inyo, is i-recommend nyo din ako sa mga tao may depression para makatulong pa tayo. So, annyeong chinggo, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka kung panibago akong upload. So, annyeong!